Cheers. Okay. Cheers. Masarap. Another great morning mga ka-quarantine. At syempre nandito pa rin tayo sa ating condo kung saan naglalaro lang tayo sa ating mga niluluto while we're having fun. Syempre yun ang pinaka-importante. At another important thing is nakikinig kami. So over the past few episodes na in-upload namin, marami nagre-request na gumawa ng recipe na may fish dahil naman Lenten season. Dahil Lenten season, syempre marami naghahanap ng mga recipes na may isda. Kaya naman, ngayon ang gagawin natin ay ang sikat na sikat at very viral na tuna pie. Morning mga... Siyempre, gagawa rin tayo ng chicken pie recipe kasi ako mahilig talaga ako sa chicken. At dahil meron kami natirang chicken thread, so gawin na rin natin. Basically, same recipe lang sila, papalitin lang natin yung meat sa loob. Sa ating tuna pie, walang iba kundi ang ating century tuna. Yan, ito ang ating bida today. So ating flakes and vegetable oil, meron silang spicy version. After the tuna, we're gonna add a bit of mayonnaise. 1.5, and then we're gonna add some, ito yung secret natin, we're gonna add some all-purpose feed. Syempre, Alaska tayo dahil masyurep ang mga lutong Alaska. Then para medyo may mga bite tayo dun sa loob ng ating tuna pie, we're gonna add some white onion and some carrots. Para rin may konting color yung ating tuna pie. And a bit of mustard para medyo may konting sipa. Lalagay tayo siguro ng mga half cup ng ating cheese. Then, kung gusto natin magdagdag, bake it a little bit more special, we're gonna add some parmesan cheese. Bagong bili. Para sa episode na to. So, pwede namang wala. Kung wala kayong parmesan cheese, bakit naman natin ipipilit, diba? Ngayon, now we do the chicken. The variation, kung ayaw natin gumamit ng carrots, we can actually use green peas for the chicken pie. Okay, so ngayon ready na tayo sa ating filling. We have the tuna, cheesy tuna filling, and then we have the cheesy chicken filling. Magkaibang feelings, pero pareho silang talaga magpapatibok ng inyong puso ngayon quarantine. Siyempre, after the filling, gagawin naman natin yung peso. So ngayon, meron na tayo mga flat na tasty bread. Lalagyan natin siya ng fillings. I-prepare pala yung egg natin, yung egg wash at saka yung crumbs natin. So dito sa isang bowl. Okay. The second station natin, we have the bread crumbs. So gamit tayo ng panko. So ito yung ginagamit for tempura. So we just wanna roll it like that. Ayan. Ayan. Diba? Ganda. Ito sa ating egg. Make sure na covered siyang mabuti. And then after that, ipat natin dito sa station 2, Boracay. Hindi ka lang. So, cover natin siya generously. Pero ano ba yun? Ipiprito pa natin itong natira. Sayang eh. Mainit na siya. We're gonna adjust to medium heat. I-medium lang natin. So siguro sa induction mga 800 siya. Para hindi natin masunog yung ating. Okay, mas painyata kami sa pagprito kasi kung nanood kayo last episode, kahit tayo na kung gaano kahirap pagprito. Now we know better. Few inches later. Ito mga tinapas natin, one week, pwede niyong gawing snack.
masarap. Masarap. Kaya siya tinawag na feeling kasi hindi mo siya dapat ilabas. Ating first survivor! A few moments later. Kaya naman, huwag gawing boring ang quarantine at paglaro tayo sa kusina and come up with new and exciting dishes at magsama-sama tayo bilang isang community. Quarantine.